Gal, welcome back to my YouTube channel. This is Anime Mansale. Kung bago pa lang kayo dito, please subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. So ayun na nga guys, kung nagtataka kayo kung ano ibig sabihin ng salitang langga, it's a Bisaya word na ibig sabihin ay to care. So galing siya sa salitang gipang pang pangga. Ano yun? Yung salitang gipang palangga. Galing siya sa salitang palangga na ang ibig sabihin ay to care. So kung sabihin natin na gipangga ko ikaw, so it means I care for you. So in Ilocano guys, it also means beloved, dear, sweetheart. So pwede siyang gawing endearment ng mga magsyota, magjowa, mag-asawa. So yun lang, share ko lang guys. Next video guys ay mag-uukay haul tayo. Kasi nga, meron ako, mahilig din ako sa ukay-ukay guys. So hindi nyo alam, yung mga damit ko is from ukay-ukay lang. At kasi ayokong bumili ng mga mamahaling damit. Kasi nga hindi ko afford, diba? Maging practical tayo sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. So ayun na nga guys, ang gagawin natin ay i-style natin yung mga damit na galing sa ukay-ukay. Kung pwede natin, kung paano natin siya pwedeng i-modernize, kasi yung ibang mga damit is from 90s, 80s. Hindi ko alam guys kasi hindi pa naman ako namubuhay sa mga panahon yun. So ayun na nga, yun ang challenge natin for today. I-style natin yung mga damit na nabili natin sa ukay-ukay. So nagkakahalaga lang to ng mga 10 to 20 pesos kasi it's so mura dan talaga sa ukay-ukay, di ba? So ayun na nga guys. So ang first na damit at item natin ay, so ang una nating item ay itong blouse. So it para siyang see-through na blouse. May pagka see-through siya. Pero hindi masyado. So it has ruffles on top. So, nakakadagdag siya ng ganda sa blouse, guys. So, it's only for 10 pesos, I think. It's 10 pesos. And ang ganda ng tela niya kasi may pagka-rough, pero ang ganda ng pagkatahi. Ang daming mga style. Kita niyo at the back. May mga ruffles-ruffles din. At siguro pag isuot niyo to, kailangan siya ng may tube or spaghetti para hindi masyadong revealing yung damit. At pwede rin siyang i-partner sa mini skirt siguro kasi yung color niya is vintage at pag old fashion yung style niya. So kailangan siya ng skirt na dark, maybe blue or black skirt. At pwede rin siya siguro sa pencil na skirt, yung pang office style kasi pwede siyang i-insert sa skirt. So, ang brand niya ay number 2 Chanel. Number 2 Chanel. So, hindi ko alam. Chanel? Chanel? Number 2 Chanel or Chanel? Hindi ko alam, guys. Correct me if I'm wrong. So ayun na nga, super nice siya pero hindi ko pa siya nagagamit kasi hindi ito yung mga style ko. Kasi hindi na nga ito uso, 'di ba? Pero pwede naman siyang pagandahin pala. Pwede siyang i-partner sa skirt at pwede mo siyang isuot kung punta kayo sa office. Yeah, one down. Ating next item ay itong blazer. So as you can see, it has a very nice color. And it has a flower and leaf print all over dito sa damit. It is see-through, so kailangan siya ng tube sa loob or any spaghetti na dark. Kasi pag pinartner mo siya ng light, nagbe-blend yung color niya dito sa blazer. So, to have contrast, you must have dark na damit sa loob. So, pwede mo siyang partneran ng tube, mo siyang partneran ng t-shirt kasi meron na siyang ganito. So, hindi na kailangan. So, to add flavor dito sa damit, ay pwede mo siyang lagyan ng something dark sa loob. Pwede mo din siyang partneran ng shorts na high waist kasi uso yun ngayon, diba? So, to make it modernized, partneran mo siya ng short or skirt na maong
So, pwede siyang pang-travel, guys. I just discover it now kasi medyo matagal na nito sa akin eh. Pero hindi ko ginagamit kasi nga, it's not my taste. Pero ngayon, I just discovered na pwede pala siyang pagandahin at going modernized. So, ayun. Siguro gagamitin ko siya pag mag-beach ako kasi see-through nga siya. Pero ngayon, hindi ko muna siya magagamit kasi naka-home quarantine tayo, diba? So, ayun. Hope na magamit ko na siya kasi nakakatay na yung pa ako na mag-beach. So, ayun. For the next item, we have high-waist plain white short. So, nabili ko siya sa Cebu, guys. It's so very maganda yung quality niya kasi yung tela niya is so beautiful kasi it's thick and maganda yung pagkatahi niya. So, dito sa front is hindi siya stretchable, but dito sa back is parang may garter siya. So, it will fit so sa kahit anong mga sizes siguro. And pagkakita ko nito, guys, kasi nauso, di ba, ngayon yung mga high-waist, shorts, and jeans. So, ito yung napili ko kasi pwede siya sa mga fit na mga damit. Huwag siyang i-partner sa loose kasi nagiging loose yung dating, nakakataba ng forma, di ba? So, I just like it kasi yung white na high-waist shorts is pwede siyang i-partner sa mga kahit anong color na mga damit na top na gusto nyo. And I like to partner this one with yung top na fit like this one that I wear. So I can partner this short with this one. So I think it's only 20 pesos kung nabili to dun sa Cebu. Kasi gumagala din ako minsan dun eh. Nung summer. So it's, hindi ko alam saan to. Chinese yung nakalagay, guys. Hindi ko mabasa. It is Ozok. Ozok yung nakalagay dito. Wala siyang size. It's not indicated here. So, basta guys, pwede siyang gamitin na kung mag-travel kayo, mag-beach, kasi pwede siyang i-insert eh. So, ayun, kung bet nyo yung mga ganito, mga short, you can pair it with something fit na top with any color kasi nga white is for everything, every color na pantop. So ayun. Next item we have here, hoodie. So these days, guys, na in love talaga ako sa mga hoodies kasi nauuso siya, di ba? So it's very nice. Pero siguro tong style na to is very girly. Kasi pagdating sa ibaba, is fit na siya. So, hindi siya loose. So, nasi-shape niya yung body ko. So, I don't really use this one. Kasi gusto ko yung may pagka-loose yung hoodie na susuot ko. Kasi ayoko kasi ng mga pag-girl na mga hoodie jackets. So, gusto ko yung loose. Kasi carefree, di ba? Parang wala lang. I just want to wear it. So, maybe pwede ko siyang i-partner sa high-waist short para mag-cover up lang yung pagka-fit niya sa baba. Para maging maganda naman yung style niya, diba? At maging modernized. Pero modern style pa naman to, diba? So, kasi nauso nga ngayon ang mga hoodies. So, pwede pa natin siyang gamitin. So, siguro pag pwede natin siyang gamitin pag lumabas tayo ng bahay, ng mall, diba? Pag chill lang. Pero ang hot ng style. Imutan ko, guys. So, ito pala, yung hoodie na to is only for 50 pesos. So, medyo mahal siya kasi sa mga yung mga item kanina. Pero kasi maganda naman yung quality niya, makapal yung tela, so siguro medyo mahal. Here! I think para siyang 3/4 na sleeve. Yung pa-girl na style. So, super
hindi siya super, pero manipis yung tela niya. And nabili ko siya sa Cebu. It's only for 20 pesos kasi gusto ko kasi itong i-partner sa mga skirt pag nagsisimba ko. So, I bought this one for only 20 pesos. And gusto ko pa maghanap ng ganitong mga style kasi gusto ko yung mga ganitong mga style talaga. It's not so hot suotin kasi manipis yung tela niya and super comfortable lang talaga. Pero kasi yung tela niya is manipis, so pwede mo siyang lagyan ng tube sa loob para hindi masyadong revealing, diba? So, pinapartner ko siya sa high waist na skirt na denim. Kasi uso yun ngayon, diba? So, para maging modernized to. Kasi I think modernized pa naman tong mga gantong mga style. Kasi nga yung mga old style is bumabalik naman, diba? Bumabalik naman, diba? So, ganito. I just love the color. Meron siyang busa dito. Pero, huwag mo siya lagyan kasi nasisirang yung beauty ng damit na to. So, it's from Kiki Shop. Kiki Shop. Yeah. Made in Korea. Yay! Made in Korea. Kita nyo ba, guys? Dun sa baba. Made in Korea. So, yeah! Meron akong Korean na damit. That's all for today's video. Kung nagustuhan nyo, please like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. Gigugma ko kamong tanan!